tulog pa sila. So, hi guys. Ayan. Yun nga, di ba umaaraw na? And syempre, bago tayo magtupi. Ayan, ang bahay niya kasi araw. Ayan, bago tayo magtupi at maglinis dun sa kwarto, kailangan natin magpakain ng ating mga alaga. Dahil magwawala na yan sila. Pag yan natin. Wow, tara na! Ano ka lang? Bolo ko dyan. Tara na, Chiki! Chiki, tara na, Chiki! Pakain tayo ng ating mga alaga. Eh, nagkalat na naman po sila. Nagkalat na naman po si Chiki. Ginala na naman po nila ang aking lamesa. Ayan. Mag-prepare tayo ng kanilang pagkain. Tapos mamaya, lalabas tayo kasi bibili tayo ng sawdust. Ayan. Kali yung mga alaga kasi namin dito, especially yung husky ng boyfriend ko. Mahal na mahal niya masyado yan. Masarap pa nga ulam yan, pagkain yan kaysa sa amin. Yun nga, talagang nilulutuan ko sila ng sawdust. Ito yung sawdust. Sawdust, yung tawag sa kanya kasi, dust siya galing sa saw. Ay, ano raw? Ano girl? Ayos, ay, ano ba yan? Saan ko ilalagay ito? So, hanap tayo ng paglalagyan. Dito na lang. O, ganito tumba girl. Ayan. Ayan. So, yan nga. Itong sawdust, niluluto ko to every after 2 to 3 days. Ganon. Halimbawa, bumili ako kasi ang binibili ko naman ng sawdust is 4 kilos kadalasan. Tapos, ia-adobo ko yun. O kaya, yun, igigisa ko. Pero, huwag mo siyang lalagyan ng kahit na ano. As in, yung meat lang, lagyan mo ng konting water para yung steam niya is maluto mismo yung karne. And then, konting toyo, tapos, ano, pampalasa. Mga chicken cubes, ganun. Yung akin kasi gustong-gusto nila chicken cubes. So, ngayon, ito, iinitin natin ng very, very light lang para matunaw yung mga manti-mantika niya. Pero minsan, kapag, ano naman, masyadong makapal yung manti-mantika, tinatanggal ko kasi hindi rin naman maganda nakakainin niya ng mga alaga mo. So, yun, ilipat lang natin itong kawali. Ayan. Tapos, ito, itapon natin yung mantika kasi hindi natin kailangan ng mantika. Pakainin natin sila. Kasi mamaya yan, kapag nakaramdam na yung mga yan ng gutom, obvio, pag nakaramdam na sila ng gutom, eh, mag-aalulong na yan pareho. Eh, pakainin na natin ngayon pa lang, bago sila magsialulong. Ayan. Diba? Nasarap ng pagkain nila. By the way, itong sawdust nila, hinahaluan ko pa to ng dog food. Yung dog food nila is top breed. Ilang beses na kami nagpalit ng dog food. Una kasi talagang dog food nila ever since, so maliliit pa sila. Ang tawag dun? Beef Pro. Ayaw na nila ng Beef Pro, hindi na nila kinakain. So, ang nangyayari, kailangan namin magpapalit-palit ng pagkain nila. Yun. So, alam nyo na. Kailangan namin magpapalit-palit ng food nila para hindi nila pagsawaan. Ano? Pati aso nagsasawa. Tapos, ang tawag dito, yung sumunod naman na ipinalit namin or pinalit nila kasi dati wala pa naman ako dito. Ang nag-aalaga talaga sa mga husky ni Joey Bells is yung parents niya. Ang ipinalit nila, pet one. Pumayat sila kasi nga, ewan ko, hindi nila siguro hiyaw yung pet one. Or baka tumaba na lang sila ngayon kasi nga nagsasodas na sila. Kakain din dapat at kakain sila ng karne, hindi lang puro dog food kasi hindi maganda sa katawan nila yun. Patayin na natin. Ayan, hindi maganda sa katawan nila yung puro dog food lang, okay? So kung may mga aso kayo, siguro habang baby pa sila, sige, go dog food. Pero once na medyo naging adult na sila or nasa 1 year old, itry nyo na silang pakainin ng sawdust, haluan nyo yung dog food. Kung kaya nyo naman na sawdust lang alone, sige go. Kung kaya nyo magpa-raw feeding, kung gusto naman nila, go din. Kasi kami before, nag-raw feeding kami hanggang sa nagsawa na sila. Ayun, niluluto ko na lang din. Tapos minsan binibilan ko pa sila yung mga pinag-filian ng ano, ng breast, ng chicken breast. Kasi yung mga pinag-filian nun, pagpunta kayo sa supermarket, meron at meron pang laman na matitira. Tapos, syempre, yung sa breast part, meron dun yung malambot na bones. Ang gawin nyo lang, hihimayin nyo talaga. Matrabaho siya kasi hihimayin nyo yung matatalim na buto. Yun lang yung advice ko sa inyo bilang, yun nga. Pero yung sawdust, guys, pag binili nyo naman, lalo na kung chicken, wala namang kadalasan na halong mga buto na matutulis. Pero mas maganda na i-check nyo pa rin kasi safety rin ng mga alaga nyo yan. And huwag kayong naniniwala na dun sa mga kinaugalian natin before
na porke aso, ikakain na sila ng buto kahit na anong buto, hindi. Titingnan nyo rin yung mga bones na pinapakain nyo, lalo na kung ang itsura ng bones na yan is yung mahaba. Yung sa drumstick, yung chicken drumstick, hindi nyo sila dapat papakainin nun, lalo na kung matigas yung buto. Kung talagang super lambot naman ang buto, yung tipang yung ngipin nyo, kaya nang ngat-ngatin yung buto na yun, sige, bigay nyo sa kanila. Pero i-check nyo pa rin kasi minsan, pag nadudurog nila yan, tumatalim yun. Kumbaga, yung naputulan ng isang part ng buto, tatalim. Pag pumasok sa katawan nila yun, tutusok dun sa intestine nila, sa stomach nila. And in a, parang sa kalaunan, paglipas ng panahon, magiging problema nyo pa yun. Bakit? Kasi, ano, tawag dito, magkakaroon sila ng parang iba, masusugatan, magagasgas yung intestine, yung stomach nila. Gastos nyo pa, papavet nyo pa. Ang mahal kaya ng vet ngayon. Yun nga lang nagka-problema si Milky, yung husky dito, yung husky namin na babae. Nagka-problema siya sa balat. Ano na, magkano na ginastos yun? Diyos ko po, 8,000 ata sa creams lang, tas sa mga gamot niya and vitamins. So yun, ang daldal natin. So yun lang, share ko lang sa inyo yun and sana nakatulong ako at magpapakain na tayo. Balikan ko kayo. So hi guys, ayan. Bale, tapos na kaming kumain kanina ng breakfast. Yun yung ginawa namin. Tapos yun, nagmamap ako dito and nakapagpakain na rin ako ng aso kanina. Alas 12 na ngayon at hindi pa kami nagla-lunch. Kasi kadalasan, hindi talaga ako nagla-lunch. Yung dalawang kapatid ko, nagluluto na lang sila ng food nila. And nakapagsaing naman na ako. Ano pa ba? Hindi pa tayo nakakapagtupi. Katulad ng plano kanina, kadalasan yun talaga, pag dumapi. Pag dumapo yung katamaran, pag dumapo yung katamaran ko, yung natulala ako, ganun. Hindi yung natulala, matulala. I mean, matulala ka sa TikTok, sa YouTube, ganun. Wala na, nalimutan na lahat ng gagawin. So, kailangan natin maging productive, kaya magmamap tayo dahil madumi ang sahig. Ayan. Makalat. Madumi yung sahig natin, kaya magmamap tayo. Samahan nyo ako magmap. Ilalagay ko kayo dito sa itlogan. Sa itlogan? Ayan, so tapos na tayo maglinis. Kumakita na, ayan. Malinis na. Tapos yun na lang. Yung stretch pole, ayusin natin yan. Tapos yung mga basahan dyan, ayusin natin. Ilalagay natin sa stock room, pero yung stretch pole dito lang kasi dyan nagsuscratch yung mga poles ako. So ayan, samahan niyo ako na ayusin niya. Final swipe sa ating floor dahil tubig lang yung pinanglapas ko kanina and ginilalagyan natin ng Mr. Muscle para bumangoy sa hig and ma-disinfect na rin. So, yan lang kayo. So,
So hi guys, ayan, pumunta na tayo ng Visto Mall dahil 'di ba kahapon walang ano sodas dun sa Vista kasi walang mga nagsipasok na dicer dun sa ano sa mid section. Meron man isa lang pero hindi daw niya hawak yung sodas ganun. So ngayon pupunta tayo. Sira nag-aatay. Yung uso ko nakaangat. Nilagyan ko kasi ng tissue dito sa loob. Kasi ang sakit ng ano ko, singaw ko. So masayad yung lawi ka dito sa ano. Ayan, may tissue. May tissue, ang sakit. Kapag nagsasalita ako, ano siya? Ang tawag dito? Masakit. Hindi tayo magdadrive ng ano. Nandito yung phone, bawal yun. Kasi meron na tayong ano. Yun sa distraction law app, yun know? Lagay lang tayo, pakita ko sa inyo, nagalagay ako ng seatbelt. Always wear your seatbelt wherever you go when you're driving. Seatbelt. Okay, so ano pang kulang? Face mask. Face mask. And kailangan natin tong phone na ilagay dito sa phone holder para ma-videohan yung daanan namin. So yun lang guys, bye. Bye. Bahay and madilim. So ayan. Baba na tayo ng sasakyan. At mag-edit tayo after. Hindi ka pa winawak? Kawawa naman. Ayan na, alam na nila. Iwawak na siya. Sus. Sana all. Oink. Oink. Alam na mag... Ben, late ka daw, sabi ni Oreo, Ben.
Sabi niya, late ka na naman, late ka na naman. Oreo naman. Sinasaway ka na ni Milky, ha? Oh, isa pa to, isa pa to. Oh, oh, oh. Buwak ka din? Ha? Buwak din ikaw? Buwak din daw siya. Saan na naman yung slipper ko? Nilaro mo na naman kung saan, ha? Nagkatatahol na sila. Nakawala na naman siguro si Siopaw. So, ayan. Nakauwi na tayo ng bahay. And maghahanap tayo ng nawawalang pusa. Saan naman yung nawawalang pusa na yun? Wala dyan, no? Wala. Maghanap tayo ng nawawalang pusa na yun. Walang nawawala. Merong nawawala pala. Ang galing kasi ng bantay ng bahay. Dali natin itong pain. Ito, pain. Naalog-alogin natin para makita natin siya. So, kaya natin yung pusang nawawala. Toink. Makapasok yun sa kabila. Toink. Ang pusang gala. Ang pusang gala, nangangapit bahay. Ang kapal ng face, no? Nangapit bahay pang loko. Siopaw! Ayun na. Siopaw! Nasaan na? Ayun na. Hoy, Siopaw, dito ka. Sira ulo ka, hindi mo bahay yan. Tao po. Tao po. Yung pusa po. Pa? Yung pusa po. Ha? Pumasok. Ayun na. Siopaw! Nangangapit bahay ka. Makan mo. Hindi pa po, ito po. Nangakit ba? Nakawala na naman siya. Makulay niya. Oo po. Oo, tara na. Salamat po. Ayan po, amorsay ko ka naman. Magaling ka talaga. Ayan. Eto, kaya siya. Kapag ginubuksan yung bintana, sinutali. Ayan po, amorsay ko na naman. Oh. Pakagala mo talaga. Oh. Ha? Pakagala mo talaga eh. Paano ka nakahayaan? Ano? Ang dami siya mo. Eh, galing siya dun eh. Pakami talaga nito eh. Sakit yan eh, pag tumutusok. Ano? Oh, tama, iiyak-iyak oh. Tama, amorsay ko doon, hindi kit sa balahibo, masyado ko talaga eh. Pakain kita doon sa dalawang aso, gusto mo? Walang takot to kila Oreo kasi nga, batik na sila. Siya mo yung pagkain na nalilin ko. Tapos kaya si KitKat, natututo din tumakas kasi, ayun, eto mo, ayun oh. Ayun oh, ayun si KitKat. Ay, si Siomay. Siomay! Tumakas si Siomay! Siomay! Ano eh. Pwede na pala natin ilagay dito sa labas yung ano nila, kaya nila. Na? Diyan lang sila sa bintana dadaan. Buksan mo nga yan, Cham. Wala naman yung dalawa eh. Ay, kawawa na iwan! Kawawa naman. Ano man kaya natin itong mahabang tali? Cham, dito sa bintana. Ito si Shopo, para pwede siya dito sa labas dyan sa harap. Yeah, o kaya dyan sa may gilid ng gate na. Kaso baka sabihin nila, hinahayaan natin. Ay, gusto nyo naman isa yun. Ang daming ano. Sumasama yung balahibo. Parang timang kasi ito eh. Ba't mo ito dinalagay? Kaya nakulo ka rin. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me holding her. Ayan, tapos na tayo magtakip ng sasakyan. We're going in. We're going in. Hello. 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 Tara na. Hello guys. Nandito na kami sa bahay. Ang taas.
Dito kami sa bahay, nagpa-vulcanize kami ng motor. Dapat magpapaano lang, magpapabomba, magpapalagay ng hangin kasi flat na. Eh kaso butas pala yung sa may, yung parang pito ng gulong yun. So may butas. So ngayon, gagawin natin, magluluto na tayo! Ano ba na natin kainin? Yung madaling kainin? Mag-isip tayo. So ayan, nagluluto na ako katatapos ko lang mag-prepare ng lulutuan. Hindi, actually hindi mag-prepare eh. Maghiwa, ayan. So piniprito ko muna ng very very light lang yung mga yempo or yung baboy na hiniwa ko kasi mag-aadobo tayo. Kung nagtataka kayo, bakit pa kailangan pa iprito? Wala lang, gusto ko lang. Para yung karne is lumambot and mag-produce siya ng sarili ng mantika kung saan iluluto natin yung sibuyas. And syempre, mamaya i-add na natin yung toyo. Itataktak natin yung nasa utak ko na charot. So yan, maghuhugas pa ako dito kasi natambakan na ako kanina. And, sinoproblema ko pa yung mga alaga ko kasi ang kukulit. Tingnan mo. Tingnan nyo yan, ang gulo na lamesa namin. Tapos, nangungulit pa to. Tung-tung-tung-tung isang to. Sumatakan. Tingnan nyo, maarte yan. Tingnan nyo. Startehan yan eh, nasobrahan. May tali pa siya kasi pinalabas namin sila kanina eh. Ano ba yan? Ano may asin natin?